Ciao raga! Musta raga? Welcome po sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, dahil sa ma-abolish na ang Reddito di Cittadinanza or RDC, kikilalanin nating maigi ang magiging kapalit na si Mia. Sa vlog na rin ay ipapakita ko sa iyo kung ano-ano ga ang mga previsto na requirements para sa Mia. Para na sa gayon ay malalaman mo agad kung ikaw ga ay pupwede o hindi. Totoo ga nga na mas kakaunti ang mabibigyan ng Mia kumpara sa RDC. Ang mga disokupati hindi ga nga kasama dyan sa Mia. At ano ga ang limit ng ize para sa Mia? Kapag kaga ikaw ay nakakatanggap ng RDC, samantalang magsisimula na ang Mia, kapag kaga yan ay nag-start na, matik na ga na makakatanggap ka na rin ng Mia o kailangan mo pa na mag-process ng application. Ang detalye raga, doon po na sigla, partiyamo. Kung first time mo na makabisita sa aking channel, welcome sa iyo. Salamat sa pagbisita mo. Kung ikaw naman ay dati ng Solid Raga, salamat sa suporta mo. Ikaw ga ay mag-aayos ng dokumento. Gusto mo gang mag-apply ng bonus. Kailangan mo ga ng information na maaaring makatulong sa iyo. Ay siya, tamang-tama sa iyo ang channel na Are. Para na sa gayon ay makapag-adapt ka at makapag-integrate ng mas maayos din sa Italia. Ano lamang yun dapat na gawin? Mag-subscribe ka na sa aking channel, i-hit mo na rin yung bell, piliin mo yung all para na sa gayon wala kang mamimiss sa mga videos. Maraming salamat sa iyo, Raga! Ipapakita ko muna sa iyo, Raga Are ha, kasi baka ikaw ay nag-aabang din. Are ang mga masuswerteng nanalo sa weekly draw ng Lotteria degli Scontrini last March 16, 2023. 15 winners yan ng 25,000 euros each. Kaswerte nung isa, kita mo ga, mahigit laang ng kaunti sa 6 euros ang kanyang biniyadan ay nanalo na ng 25,000 euros. Raga, ang Lotteria degli Scontrini ay hindi yan tinatayaan. Kailangan mo laang na magkaroon ng codice Lotteria gaya na re para ikaw ay makasali at magkaroon ka din ng chance na manalo. Tingnan mo sa comment section at nilagay ko doon ang mga links ng mga vlogs kung papaano ga sumali diyan at magkaroon ng codice Lotteria. Bago natin i-detalye ang tungkol doon sa Mia, welcome back muna doon sa nag-rejoin na member ng aking channel. Maraming salamat sa iyo at shoutout sa iyo, Certified Raga Ira Miros. Maraming salamat dahil patuloy kang sumusuporta sa aking channel. Ikaw din Raga, baka gusto mo akong tulungan, become a member. Madali lang naman yan, i-click mo lang ang yung join now. Maraming salamat sa iyo, Raga. Matatapos na ang pagbibigay ng Reddito di Cittadinanza. Sa 2024 ay tuluyan na yang mawawala. Kung ikaw ay may RDC pa rin until December 2023, yan ay patuloy pa rin na matatanggap mo. Kung sakali naman na matatapos na ang RDC mo ngayong August 31, 2023, pagdating ng September 1, 2023, kung gusto mo, ikaw ay kailangan pa na mag-apply naman para sa Mia para nang sa ganun ay makatanggap ka ulit. Hindi dahil sa nakatanggap ka dati ng Reddito di Cittadinanza, pagpatak ng September 1 ay automatic na na ikaw ay makakatanggap ng Mia. Hindi yan ganun. Para ikaw ay makatanggap ng Mia simula ng September 1, 2023, kailangan mo ulit na mag-process ng demanda. Kung sa pag-a-apply ng RDC, pwede na ikaw ay pumunta sa posta o kaya naman ay magpatulong ka sa patronato o kaya naman ay ikaw mismo ang mag-process ng iyong application, pupunta ka lang doon sa Sito ni IMS o kaya naman ay doon sa official website ni Reddito di Cittadinanza. Inexpect na sa pag-a-apply, sa pagpa-process ng demanda para sa Mia ay halos gayan din ang magiging procedure. Ulitin lang natin, ang ibig sabihin ng Mia ay Misura di Inclusione Attiva. Ang Mia ay ang magiging kapalit ng RDC. Yan ay ang sinusulong ng gobyerno ni Prime Minister Meloni bilang kapalit ng RDC na ang RDC naman ay nanggaling sa gobyerno ni Conte. Sa vlog na rin ay nai-introduce ko na ang tungkol sa Mia, yung basic infos regarding sa Mia at kung magkano ga ang previsto na matatanggap. Anticipated na mas kokonti ang mabibigyan ng Mia kumpara sa RDC. Ang limit kasi ng ize para sa Mia ay 7,200 euros laang, samantalang yung dati nasa RDC ay 9,360 euros.
Mas concentrated din na mabigyan ng MIA ang mga pamilya, lalo pa at ang pamilya ay mayroong mga members na minori pa, at saka yung mga pamilya na mayroon ding members na over 60 years old. In effect ay, yung mga single ay medyo mababawasan ang numbers na mabibigyan, lalo pa at ang mga single na yan ay pwede pa naman na magtrabaho. Aray ang quick look kung ano gaya yung mga requirements para dito sa MIA. Una na dyan ay regarding sa residensa. Dapat na residente ka sa Italia from the moment na ikaw ay nag-apply. Dapat din ay at least 5 years ka nang may residensa sa Italia, at dapat din yung 2 years ay continuous. Samantalang doon sa RDC, diga ang kailangan doon na residensa ay 10 taon. Ang MIA ay pwede sa mga Italian citizens, pwede rin sa mga stranieri, pero dapat ay holder ng permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Gaya ng nabanggit natin kanina, ang easy dapat ay hanggang 7,200 euros regardless kung ilan ga ang members ng nucleo familiare. Pagdating naman sa Reddito, kagaya rin ng sa RDC, ang solya base ay 6,000 euros. Tapos ay imumultiply sa parametro di scala di equivalenza. Patrimonyo imobiliare, kagaya rin ng sa RDC, dapat ay hindi naman tataas ng 30,000 euros. Patrimonyo mobiliare, dapat ay hindi tataas ng 6,000 euros, pero mayroong mga majorazioni. Ang mga pamilya na mayroong member na disokupati ay hindi pwede sa MIA. Sa kadahilanan na kaya nawala ng trabaho in the last 12 months, mula doon sa date na nag-process ng application, ay dahil sa dimisyone voluntarie. Ang exempted lang diyan ay yung dimisyone per justa causa. Kagaya din ng sa RDC, dapat ay wala kahit isa sa member ng pamilya na nagmamay-ari ng garning mga tipo ng sasakyan. Oraga, i-reiterate lang natin ha, makinig na maigi. Ang content ng vlog na are regarding sa MIA ay hindi pa final. Pero more or less ay yan na din ang magiging content ng MIA. Hintayin natin na maging official yan, inaasahan na hanggang sa katapusan ng March 2023. Oraga, umaasa ako na naging malinaw sa iyo at nakatulong sa iyo ang information na content ng vlog na are. Maraming salamat sa panonood mo, maraming salamat sa suporta mo. Baka sakali, hindi ka pa nakakapag-subscribe sa akin channel, sana ay mag-subscribe ka na. Hit mo na rin yung bell, piliin mo yung all para nasa gayon, wala kang mamimiss na mga videos. Huwag mo rin kalimutan na mag-thumbs up at ma-share din sa iba sa ating mga kababayan ang aking mga vlogs. Once again, this is Chad and always remember, Chad will guide. Grazie raga, alla prossima!